pinifeel ko lang siya. Mas tamad ako magpaahit or magpa-thread. Hindi ako nagpapa-thread, masakit. So, nagpapaano lang talaga ako, papaahit. Sobrang minsan, as in. So, ayan, pinifeel ko lang siya na ganyan. Shit. Makeup guru ka, girl. Ayan. Hello mga Justers! Kamusta kayo? Alam ko, marami sa atin ngayon ay nasa community quarantine pa rin. At yung mga nakaraan kong vlogs ay mga dito lang sa bahay. So, ang video po na ito ay tinatawag kong Remembering My Makeup Routine. Kasi yun nga, mga halos isang buwan na ako dito sa bahay lang. Tapos sa office kasi, pag pumapasok ako ng office, nagme-makeup talaga ako everyday. So ngayon parang medyo nakalimutan ko na kung ano yung ginagawa ko. So samahan niyo ako na alalahanin yung aking makeup routine. Though na-enjoy ko to na hindi ako nagme-makeup. Kasi at least nakapahinga yung skin ko. Tapos ayun nga, minsan diba ang init pag may makeup? Ewan ko kung ako love. Depende siguro dun sa foundation na gamit mo. So habang nagkukwentuhan tayo, ay alalahanin ko ang aking makeup routine. Kasi medyo naisip ko nga 1 month na ako hindi nagme-makeup. Na-miss ko ng bahagya. Kasi at saka wala pa akong makeup video dito sa YouTube. So kamusta kayong lahat? Sana ay okay tayo, nasa bahay. Tapos kung kaya, dapat magstay tayo sa bahay. Sana din yung mga news na binabasa natin ay hindi fake news. Medyo naiinit na ako. So alam niyo naman, dapat credible yung mga pinagkukuha na natin ng information. Ayun, ang dami ko pang gusto sabihin pero check niyo na lang yung FB ko. Nandun ang mga rants ko sa mga nangyayari ngayon. So, ito yung aking makeup kit. Ayan. Ito ay galing pa itong sa Bangga. Ang tagal na itong pouch na to. Yun lang, share ko lang. So, una ko talagang ginagawa ay maglagay nitong Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Ito yung ano, everyday talaga before, nung bago mag-quarantine. Everyday, lagi akong nagsasunblock. So, ngayon ko na lang uli ako nagsasunblock. Pero dapat yata, kahit hindi ako lumalabas ng bahay, nagsasunblock ako. Kasi yung tama ng araw din dito sa bahay. Sobrang tutok din yung bahay namin sa araw. So, ito nga. Ito na, dami sinabi. So, ito ay binili ko pa sa Taiwan kasi mas mura dun. Ano talaga nito sa face? Ano siya, magaan. Di ba yung ibang mga sunblock malagkit? Ito kasi watery essence nga siya. So, parang nagpapahid ka lang ng tubig. So, ayan. Ito yung kadalasan kong ginagawa. Una naglalagay ako nitong Biore. Sabi nila, dapat lagi tayong mag-sunblock kahit hindi tayo lalabas ng bahay. Pero, nakalimutan ko for 1 month. So, siguro, ngayon, simula today, everyday, uli ako magsa-sunblock. So, next ko ay maglalagay na po tayo ng foundation. Ito yung aking foundation. Yes! So, ang foundation ko, ever since 2013, 2014, ay ito ng Revlon Colors Day. Shout out to my friends at Lea de Ocampo at Arlene Amata. Sila yung nag-introduce nito sa akin. So, hindi ako nagpalit na ever ng foundation kasi ito yung foundation na gusto ko. Nasa bahay lang ako pero magpa-foundation ako. Yung talagang nag-work sa skin ko, hindi ako tinitigaw at dito. Tapos, matagal siya bago mawala. Medyo mahal nga lang siya. Pero alam niyo ba, ang presyo talaga niya, mga 800, pero lagi ko siyang nabibili ng 600 lang o 500 kasi sakto kapag nauubos yung Revlon ko. Sakto lagi siyang sale. As in, parang walang beses na bumili ko na binili ko siya ng original price. Tumatagal yung ganyan sa akin ng mga 1 year, ganyan. Nalagyan ko foundation. Kamay lang yung panglagay ko. Kasi pag sponge, aman ko. Ayoko kasi nung marami pang lilinisin. At least kamay lang. Medyo ninipisan ko lang kasi sayang. Nandito lang sa bahay. Ayan. Kinakalat ko lang siya hanggang maging pantay. Nilalagyan ko din itong leeg. Siyempre, alang ang mukha lang ang maputi. Everyday talaga sa office, kahit lalabas. Laging akong ito yung makeup routine ko. Itong aking salamin ay from Miniso. Ang tagal na rin ito. Ako kasi hindi ako mabili na tao. As in, parang kailangan ubos na muna o gamit na muna yung isang bagay bago ako bumili ng bago. Hindi ko alam kung pantay na. Nilipisan ko lang. Ayan, medyo okay na to sa akin. Pero usually, kapag ordinaryong araw, mas makapal or mas
nilalagyan ko pa to, yung ilalim ng mata. Wala ka akong concealer, ewan ko. Kailangan ko pang mag-concealer. Pero I think, kailangan kong mag-concealer. Saka sayang ang foundation. Dito lang naman sa bahay. So, yan. Yan na yung foundation. So, yun ang foundation ay nagkikilay ako. Itong pangkilay ko, regalo lang to sa akin ni Tita Carla. At shout out at Carla SPD. San Diego. PSD pala. Ito ay from Korea yata na... Ay, hindi pala Maybelline pala to. Pero yung alternate siya na ginagamit ko from ito. Ito yung from Korea, tapos ito yung Maybelline na ang model ay si Liza Soberano. So, gamitin muna natin itong Maybelline. So, yun, nakikilay ako. Yung kilay ko naman kasi, madali lang siyang ayusin kasi finifill ko lang siya. Mas tamad ako magpaahit or magpa-thread. Hindi ako nagpapa-thread, masakit. So, nagpapaano lang talaga ako, papaahit. Sobrang minsan, as in. So, ayan, finifill ko lang siya na ganyan. Shit. Makeup guru ka, girl. Sa totoo lang, wala na kasi akong makontent at gusto ko lang mag-ayos. Pero kadalasan, di ba work from home nga kami? Pagkatapos ko maligo, work na ako agad, diretso. Di na ako nagme-makeup. May napanood kasi ko na parang work from home tips na mag-ayos ka daw, magdamit ka ng maayos, na parang nasa office ka rin para hindi ka tama din. Ako naman, ayun ang ginagawa ko para magising ako at para sipagin ako ay naliligo agad ako. Pero yung damit ko, pambahay pa rin. Ang sarap kayang magpambahay. Hindi naman ako tinalaman. Charles, konti. Pero ang hirap talaga mag-focus ngayong may pandemic. Kasi, di ba, ewan ko, nakaka-anxiety. Ewan ko kung feel nyo rin yun. Ang dami nangyayari sa paligid. Kahit nasa bahay ka lang, parang naisip mo, paano yung mga doktor, yung mga frontliners. So, shout out sa mga frontliners. Thank you po sa inyong pagsisilbi. Sa mga LGU, sa mga barangay. Alam nyo, sina mama, sa kasi papa. Sa barangay kasi sila nag-work. Kasi kahit kaya anong pigil ko na na umalis sila ng bahay, kailangan nilang pumunta or gusto rin nila talagang tumulong. So, ayan. Medyo... finifeel ko lang talaga siya. Tapos... ayan. Tapos, minabrush-brush ko para mas matanggal yung buo-buo niya at kumalat. Okay na siguro to. Okay, after ng magkilay, so ang next ko na pong ginagawa ay maglagay ng blush. So, ang mga lipstick ko lang dito. Alam nyo ba, 1 year na akong hindi bumibili ng lipstick. Kasi nga, parang ang promise ko sa sarili ko. Tinatry ko kasi talaga mag-practice ng minimalism. So, hanggat hindi naubos yung isang makeup product, hindi ako bibili ng bago. Eh, parang nag-sale yung favorite ko na lipstick. So, bumili ko ng 2. Tapos, after nun, mga 1 year na nakita ko sa Twitter, never na akong bumili. So, itong mga lipstick ko, sobrang mga paubos na siya. Sunny Space. Ito lang talaga yung nagustuhan ko. Na manipis lang siya. Pero, okay naman. Manipis, I meant. Hindi masyadong mabigat sa lips. So, ang pang-blush on ko, ito na rin mismo. Itong sobrang paubos na Sunny's Face in the shade Bake. So, get? Sobrang ubos na siya. Ito yung ginagawa kong pang-blush. Or, minsan, yung ibang mga shade dito ng Sunny's. So, yan. Meron may mga pang-blush ako dito, pero everyday talaga, ito yung ginagamit ko. Para maubos na din. At makabili na akong bago. Diyos. Sabi ko nga kasi, gusto ko yung ubos na ubos siya. Bago ko bumili. And gusto ko yung putok na ganyan ang blush. Yan. Yan lang. Napaka-bara-bara ko. No? Ganyan lang. Tapos nilalagyan ko rin nung mata ko. Para may onting blush. Yan. Ay, napakapal yan. Napakapal po. Ito, ay kapalan na lang din natin ng konti. Yan na. Just, syempre ang last ay lipstick. Ang lipstick na pinipili ko, alin lang dito sa Sunny's Face Vicky or Girl Crush. Kapag gusto ko na medyo mapula-pula itong Girl Crush. Na, ubus na rin po, mga kapuso. Napakatipid na tipid eh. Gusto ko talaga kasi ubus na ubus siya bago ako bumili. Kasi dati, ang hilig ko rin bumili ng mga lipsticks. As in, meron din pala ako dito ang Revlon na red. Kapag gusto kong red na red. Putok na putok ang labi. Minsan pag trip ko, nagmamaskara ako.
Ito yung mascara ko. Pero hindi ko trip ngayon kasi nasa bahay lang naman. Piliin natin ng vacay. Bilang araw-araw naman ay para tayo nag-vacay. Sean, just... Ayan. Ito lang talaga yung everyday makeup ko. Yan. Pa-cute. Nakakamiss din mag-makeup. Pero okay lang din sa akin din mag-makeup everyday kahit nasa bahay lang. Pero talaga hindi ko kayang lumabas nang walang makeup. Kaya naman, pero at least mapupulbo. Ay, may nakalimutan ako. Itong aking pang-set ay itong Bitch Daily Spell number in brown. Ayan. Yeah, medyo okay na. Nawala yung onting oiliness ng face. Ayan, ito lang yung aking makeup. Yun nga. Tapos, all throughout the day, ang nilalagay ko na lang or dinadagdag ko either ito, nagpupulbo ko, tapos nag-lipstick na lang. Kaya din siguro mabilis maubos yung lipstick ko. Itong Sunny's Face, medyo madali din siyang matanggal. Konting kain mo lang, magbubura na siya. So, lagi akong nagre-retouch, lagi akong naglalagay. Ayun, ayun lang yung aking makeup routine. At least na-share ko na din. Tapos ako, na-remember ko siya para pagpasok sa June, ay maalala ko pa rin siya. Alam nyo, para sa akin, okay lang naman din na ma-extend. Kasi hindi pa din talaga natin na-flatten yung curve. Hindi pa rin. Biglang change topic. Okay lang sa akin din na na-extend yung enhanced community quarantine. Kasi ang dami pa rin cases. Ang hirap magpalabas ng tao na hindi pa rin tayo sure kung na-contain ba natin yung virus. Pero tayo as individual, kung kaya natin, mag-donate tayo kung may extra tayo. Maglalagay ako sa baba ng mga legit na organizations at mga pwede niyong pag-donatean. Kasi recently nag-donate din ako gamit dun sa mga donate sa akin noong Taal Volcano Eruption. Thank you po sa lahat uli na nag-donate dun. Grabe. Hindi ko talaga na-expect nun. Halos 60,000 ata yung nakuha namin. Kaya noong January, may mga vlogs naman ako pero naging busy talaga ako nun sa pagtulong dun sa Taal Volcano victims. Kasi nga, di ba yung, kung nababasa nyo sa bio ko, parang ang motto ko since 2019 ay always be useful. Kasi yung happiness ka daw, hindi ko alam kung ma-explain ko to ng maayos, pero hindi kasi ako magaling ma-explain. Yun yung parang motto ko in life, na hanggat maaari, kung kaya mong makatulong, or kung yung sarili mo pwedeng magamit as a useful tool, parang gawin mo, or gumawa ka ng mga bagay na makakatulong sa ibang tao. Kasi doon mo ma-feel yung happiness. Parang hindi naman talaga money or... ako talaga magiging happy ako kung marami akong pera. Pero aside from money or yung mga luho, may certain na feeling yung pagtulong. Ewan ko kung naranasan nyo na din yun. Na pag tumutulong kayo, kahit sobrang maliit na bagay lang, ay may kakaibang feeling. Na ewan ko kung happiness ba yun. Pero ayun nga daw. Ilalagay ko na lang yung link ng article kung saan na bumago ng buhay ko. Kaya lagi ang aking motto in life ay always be useful. Hanggat maaari nga, stay at home. Tapos kung pwedeng kayong tumulong, tumulong kayo. So thank you for watching mga Jasters. At stay woke, stay at home. At huwag tayong mapangalap ng fake news. And like and subscribe. And comment down below kung ano pang mga videos ang gusto nyo. Tapos okay ba tong makeup routine ko? Ganyan na lang talaga ang makeup ko everyday. Okay lang. Wala kang magagawa ito talaga. So, bye po! Bye po! Pa-cute! Bye and like and subscribe.